pwede nang gamit namin mag-ina. Kung gusto mong umalis, sige. Siguro sasalubungin na lang namin ang bagong taon sa kalye. Ewan ko na lang kung matutuwa ka pag napahama kami. Ayoko na pong umasa, Ma. Tinanggap ko na sa sarili ko na hanggang dito na lang talaga kami ni Jonas. Na hindi talaga kami para sa isa't isa. May gusto po sana akong hilingin sa inyo, Ma. Ano yun? Gusto ko na po munang lumayo. Kasama si Sam. Baka po dito, makalimutan ko si Jonas. Sa ano balak pumunta? Sa Amerika po. Kahit anong mangyari kahit ikaw na lang ang babae dito sa mundong to, hindi kita magagawang mahalin. Damian, hindi kita magagawang mahalin. Hindi ako mang-aagam. And to tell you the truth, wala na akong asawa maagamin sa'yo. Dahil ako na ang asawa ni Jose. Ayaw mong sumama sa'yo! Gusto ko yung mommy Bridget ko! Si Samantha, ba't hindi kasama? Kinuha siya ni Bridget. Ano? Tinakas ni Bridget ang anak ko. Sino? Sino nakapunta sa'y Bridget? Si Jonas. Dare ask for forgiveness from me, Jonas. Hindi kita mapapatawad sa kasalanan mo. Sorry kung hindi ako nakabalik kagabi. Magpapaliwanag ako. Huwag na, Jonas. Huli na rin ang lahat. Ellery, hindi. Kaya pa nating ayusin to. Alam mo kagabi, habang hinihintay kita, balak na sana kitang tanggapin ulit sa buhay ko. Pero hindi nangyari. Alam mo kung bakit? Dahil hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ellery, please, huwag na masabihin yan. Hindi mo ba napapansin na tuwing malapit na tayong magkaayos, lagi na lang may humahad lang? Paulit-ulit ang nangyayari sa atin eh. Kaya nakapag-desisyon na ako, Jonas. Lalayo na ako. Pupunta na ako ng Amerika. Kaya kalimutan na natin ang isa't isa. Hindi, Ellery. Huwag mo kong iwan. Please, huwag ka naman umalis, oh. Ito ang pinakamabuti para sa atin, Jonas. Natuluyan na tayo maghiwalay. Ellery, galit ka lang. Hindi, Jonas. Hindi ako nagagalit sa'yo. In fact, naiintindihan kita. Tanggap ko na ang kapalaran natin. Sana tanggapin mo na rin. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Huwag ka naman ganyan. Please. Ito na ba yung desisyon mo? Hindi ko na ba mababago yan? Kung magkakaroon tayo ng relasyon, hanggang magkaibigan na lang tayo, Jonas. Ano ba? Be careful naman with your baguettes. Bridget! Ay, Bridget! Saan mo ba dadalhin yung bata? Tututuhanin ko na po yung banta ko kay Jonas. Kung gusto niya kay Ellery, sige, doon na lang siya kay Ellery. Basta ako ilalayo kong anak namin dalawa. Pinapangako ko, tita. Hinding-hindi niya na kami makita. Bridget, ano ba? Huwag kang aluka-luka! Halika na, aloha. Ano ka ba? Uy! Saan mo dadalhin yung bata? Bridget!
sabi mo nga to, naglulukalukahan na ng Bridget. Ano ba? Hoy! Bridget! Balita akong magmamigrate ka na raw sa States, ha? Inaayos ko na yung papers ko. Kailangan ko na munang lumayo, Enrico. Para maiwasan si Jonas? In a way, ganun na rin. Pero kahit saan naman ako pumunta, kung siya naman ang palagi kong iniisip, hindi ko naman siya maiiwasan. So mas maganda siguro sabihin na lalayo ako para makapagsimula ng bagong buhay. So ibig sabihin, maaari kitang bisitahin sa States? Oo naman. Matagal-tagal na ang pinagsamahan natin. Naging kaibigan na kita, kaya okay lang sa akin na bumisita ka. Parang sabihin kong hindi lang dalaw kaibigan ang sadya ko. Paano kung pagbisita naman yung ligaw? Sumama lang bigla yung sikmura ko. Baka may nakain lang ako. Check up mo na yan sa doktor. Baka mamaya food poisoning yan. Bridget, saan talaga tayo pupunta? Hindi ko alam. Kahit saan, basta malayo sa kanila. Kahit anong mangyari kahit ikaw na lang ang babae dito sa mundong to, hindi kita magagawang mahalin. Hayop na Jonas na yan. Binigyan ko siya ng anak. Bakit hindi niya ako kayang mahalin? Ano ba naman, Bridget? Magdahan-dahan ka. Kasama natin si Baby John John! Bridget! Bridget! Sasakyan! Ay! Sickness? Eh di, di ba po nangyayari lang yun kapag... Kapag buntis ang babae. Congratulations, you're 2 months pregnant. Jan-Jan, anak! Jan-Jan, gumising ka! Aloha! Aloha! Jan-Jan, anak! Baby, gumising ka, please! Jan-Jan, anak! Jan-Jan, aloha! Aloha, bakit hindi gumagalaw si Jan-Jan? Bakit hindi gumagalaw yung anak ko? Ano nangyari? Anak! Humingi ka ng tulong! Tumakala ka mula dyan, please! Dali! Come back!
talaga. Dok, baka nagkakamali lang po kayo. Eh, hindi po ako dapat magbuntis. The test confirms. May mga pagkakataon na false positive ang result ng test, pero bihira itong mangyari. Ulitin niyo na lang po yung test, please. Kailangan ko pong makasiguro. Okay, ipe-prepare ko lahat ng kakailanganin. Sige po. Buntis ako. Magiging ina ako. Congratulations. Kailangan mabuhay ng anak ko, please! Sorry po talaga, ma'am. Sorry? Walang magagawa yung sorry nyo. Mawala kayong silbi! Anak! Anak, huwag mong iiwan si mami, please! Bridget, John, John! Bridget, tama na! Hindi, aloha! Bridget, halika na, Bridget! Aloha, hindi pwede! Baby! Bridget, tama na! John, anak! Tama na, Bridget! Wala John, na si John, anak. John, Bridget. Wala na tayong magagawa. Kasalanan mo to! Ikaw may kasalanan! Hindi mo pinrotekta ng anak ko! Ikaw may hawak-hawak sa kanya! Aloha! Ako? Bridget, ikaw! Ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo na-aksidente! Nainagaw mo yung manibela eh! Kung hindi ko ginawa yon, hindi lang ang anak mong mamamatay, kundi pati tayong dalawa! Sana nga nawala ka na lang! Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang anak ko! Umayos ka, Bridget. Kung ayaw mo, itapon ko sa basura ng friendship natin. Pinaulit ko na po yung test bago kami umalis ni Enrico dun sa clinic. 8 weeks ko na pong dinadala ang anak ni Jonas. Alam ba ito ni Jonas? Hindi ko na po ito sasabihin sa kanya, ma. Bakit hindi? Kahit annulled pa kayo, si Jonas pa rin ang ama ng dinadala mo. Karapatan niyang malaman na magkakaanak kayo. Sooner or later, mawawala din sa akin tong bata, ma. Baka nakakalimutan yung hindi kaya ng matris kong magdala ng bata. Hindi na kailangan malaman ni Jonas na magkakaanak ulit kami. Salamat. Pupunta sila Ellery sa Amerika? So,
mahiwalay ka na sa anak mo, pare, kaysa Martha. Pare, siyempre hindi ako papayag. Gagawa pa rin ako ng paraan. Sundan ko lang sila sa Amerika para mabawi ko yung pamilya ko. Susunod ka ng Amerika? Pare, bali yung anak mo kay Bridget? Di ba binantahan ka na ni Bridget na ilalayo sa'yo si John John? Alam mo, pare, pag ginawa mo yan, parang pinaliwala mo lang yung karapatan mo sa bata. Alam mo, Jonas, pare, hindi naman sa pinangungunahan kita. Pero between Ellery and Bridget, pare, dapat mas matakot ka sa gagawin ni Bridget. Kasi Ellery kasi, pare, kahit dali niya si Samantha sa Amerika, pwede mo pa rin makita yung bata. Pero si Bridget, pare, kilala mo naman siguro siya, pare. Kilala mo si Bridget. Sa kwarto. Mamaya ko na sasabihin sa kanya ang tubos sa sitwasyon mo. Mawag na. Kapag nalaman ni Daddy na buntis ako, makakarating lang to kay Jonas. Ililihim natin sa Daddy mo? Mali ang gusto mong mangyari, anak. Ano pong mali doon? Anong mali?
Ellery, galit na galit tayo nun sa daddy mo, pati na kay Jonas. Nung naglihim sila sa atin tungkol kay Bridget. Naiintindihan ko kung bakit ayaw mong malaman ni Jonas ang tungkol sa pagbubuntis mo, pero kung ililihim din natin ito sa daddy mo, aba, wala itong ipinagkaiba dun sa ginawa nila sa atin noon. Natin nila Bridget yung ano, yung burol ng anak mo. Halika na, tama na yan. Halika na. Halika na. Halika na. Pare, tapos na. Nangyari. Bridget na lang ayayain mo. Dahil hindi ko alam kung anong magagawa ko dyan kapag makasama ko pa yan. Pwede ba? Lumayo ka dito sa tabi ko! Jonas, hindi ko kakayanin mag-isa to. Kailangan kita. Kailangan mo ako? Bridget, sabihin mo sa akin, paano? Ang anak lang natin ang nag-uugnay sa ating dalawa. Pero pinatay mo siya! Kaya ngayon, wala ka na pinangahawakan pa sa akin. Jonas, please. Umawakan! Pinag-isipan ko na po ang sinabi niyo sa akin kanina, Ma. Anong desisyon mo? Sasabihin ba natin sa daddy mo ang tungkol sa pagbubuntis mo? Pahimik na po ang buhay ko ngayon, Ma. Ipinaubaya ko na si Jonas kay Bridget dahil may anak na sila. Kapag nalaman ni daddy na buntis ako, ipagpipilitan niya lang kay Jonas na panagutan ako. Kapag nangyari yun, maguguluhin na naman ni Bridget ang buhay ko. Ellery, hindi magtatagal. Lalakihan dyan mo. Hindi mo maililihim ang pagbubuntis mo ng matagal. Itutuloy ko po ang pagpunta ko sa Amerika. Doon na po ako manganganak. Eh, hindi na malalaman ni Daddy o ni Jonas na nabuntis ako. At paano ang pagkataon ng bata? Sino ang sasabihin mong tunay niyang ama? Naiintindihan ko, matatanggap ko kung aalisin mo kay Jonas ang karapatan niya sa dinadala mo. Pero may karapatan din ang batang yan, Ellery. Karapatan niya na malaman ang tunay niyang ama. Nawala na tayo ng anak. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ko kaya, please. Kayanin mo. Dahil hindi ko alam kung anong magagawa ko pa sa'yo. Baka mapatay na talaga kita. Bridget. Kailangan itigil mo na ang panliligaw sa kanya. Wala nang gusto si Ellery kay Jonas. And unless si Ellery ang magsabi sa akin mismo na tigilan ko na ang panliligaw ko sa kanya, siguro ate, doon pa lang ako hihinto. Hindi na magbabago ang desisyon ko, Jonas. Itutuloy ko ang bala kung pumunta ng Amerika. Wala na siya. Sino wala na? Wala na ang anak namin, President. Nagpunta kami rito para makilama, Elayla. Napakarami ng mga plastic na upuan sa loob. Huwag na kayong dumagdag pa. Kung hindi dahil sa'yo, wala akong kaagaw kay Jonas. Hindi kami maa-aksidente. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Bridget!